Mga idol at kabayan, breaking news! Barkong pandigma ng China sinundan ang barko ng BFAR sa West Philippine Sea. Habang pauwi na ito matapos ang matagumpay na misyon sa Pag-asa Island upang ipamahagi ang mga tulong sa ating mga kabayang mga Pilipino. Nagulat tayo dahil China Coast Guard lang naman ang karaniwang nakikita natin sa lugar. Pero ngayon, pati barkong pandigma na mismo ng China ang nakabuntot sa barko ng Pilipinas. Armed Forces of the Philippines Western Command kinumpirma na tuloy-tuloy ang pagbubantay sa ating mga teritoryo. Sa katunayan, meron itong nahuling mga illegal na pangisda sa Pag-asa Island. Ito ay mga mangisda mula sa Vietnam. Ito ang balitang ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Sa pagdiwang ng 125th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, ating nasaksiyan ang pagtaas ng watawat ng Pilipinas sa napakahalagang isla at teritoryo ng bansa sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Barko ng Pilipinas, naghatid din ng mga tulong sa Pag-asa Island. Dala ng barko ng BFAR, ang BRP Francisco Dagohoy Multi-Mission Offshore Vessel 5002, ang mga bangkang ipapamahagi sa mga mangisdang Pilipino sa Pag-asa Island. Isang estratehiya ng Pilipinas upang palakasin at hikayatin ang mga kababayan natin na mangisda sa ating mga teritoryo. Kinumpirma ng kapitan ng barko ng Pilipinas na smooth lang ang paglalayag ng BRP Francisco Dagohoy hanggang sa makarating ito sa Pag-asa Island dahil wala itong natanggap na anumang mga paghamon sa radyo mula sa mga dayuhang bansa tulad ng China. Pero nang matapos ang matagumpay na misyon ng BFAR sa pagdating ng mga tulong sa Pag-asa Island, nang pauwi na ang BRP Francisco Dagohoy noong 15 ng Hunyo taong kasalukuyan, bigla na lang sumulpot ang isang Chinese Navy warship at kalaunan ay napansin ng mga nakasakay sa barko ng Pilipinas na ang barko ng China ay nakabuntot sa BRP Dagohoy. Ayon pa sa ulat ng PTV News, halos na sa isang nautical mile lang ang layo ng Chinese Navy ship sa barko ng Pilipinas. Kung kayo ang tatanoy mga kabayan, ano kayang nais ipahiwatig ng China kung bakit naroon ang kanilang barkong pandigma sa West Philippine Sea? Sa ibang balita naman, Armed Forces of the Philippines Western Command kinumpirma na tuloy-tuloy ang pagbabantay sa ating mga teritoryo, kabilang na sa Pag-asa Island. Meron po kami na monitor mga illegal fishing activities, cyanide fishing, compressor fishing, and ito po ay ating kagad tugunan. Ating mga maritime law enforcement agencies ay patuloy po ang pagpapatrolya. Ano-anong nationalities ang sangkot sa illegal fishing sa West Philippine Sea? Nahuli ba sila o nakasuhan? Kailan po ito na-monitor? Last natin apprehension is December. Last December, we apprehended yung mga Vietnamese fishermen encroaching into the waters of Pag-asa Island. At yung iba naman, meron kami na monitor na cyanide fishing, nakumpiska po natin yung mga parapernalyo nila, pero hindi po natin sila naabutan at nakatakas na po sila papunta sa kanilang mga battleships. Laban Pinas.